Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Slam Dunk Inter High Chapter 61. Ang koponan ng Shouhoku ay nagsisimula na ulit na magkaroon ng lakas ng loob para matalo ang koponan ng Sano. At dahil ito sa matinding pass break ni Rokawa. At dito na nga natapos ang Chapter 61, ngayon ipagpapatuloy naman natin ang Chapter 62 ng Slam Dunk Inter High. Dito makikita natin na talaga namang gulat na gulat ang lahat ng mga manlalaro ng Sano sa ipinakitang laro ni Rokawa. Kahit pa si Coach Dumoto at ang ama ni Sawakita ay nagulat din. Sa kadahilanan na nakalusot si Rokawa sa depensa ni Sawakita. Ah! Nakalusot siya! Ang galing mo, Rokawa! Yan ang sabi ng ibang manlalaro ng Shouhoku. Nang biglang nahinggulat ni Rokawa sa kanyang nakita dahil nakaharang sa kanyang harapan si Sakuragi na naging dahilan ng matinding pagkabungguan nilang dalawa. Ha? Ano ang nangyari? Yan ang sigaw nila Haruko, pati na din ang ibang manlalaro ng Shouhoku, na talaga namang nagulat sa naging bungguan ni Rokawa at Sakuragi. At nang patayo na sila Rokawa at Sakuragi, bigla namang pumito ang referee. Sa white team ang bola! Yan ang sabi ng referee, na ikinagulat talaga ni Sakuragi. Ano? Ano ang sabi mong referee ka? Dagdag pa nito na napatingin kay Rokawa, pasensya na! Hindi ko napansin! Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang si Rokawa naman ay talaga namang nahatitig ng masama dito. Patay! Ano bang nangyari? Bakit andun si Sakuragi? Yan ang sabi nila Akagi, Ryota at Mitsui na talaga namang nag-aalala para kay Sakuragi. Sa kadahilanan na puro pang babas ang pinasasabi ng mga nanonood kay Sakuragi. Nye! Ano ba naman yung pulang buhok na yan? At bakit ka kasi nandun at nakaharang sa dadaanan ng number 11? Pulang buhok! Anong ginagawa mo? Bakit mo hinaharangan ang kakampi mo? Yan ang sabi ng mga nanonood. Habang si Haruko naman ay talaga naman nag-aalala para kay Sakuragi. Dagdag pa ng ibang nanonood, alam mo ba pwede sanang pumasok ang tirang yon? At sigurado ako na mapapasok yon ng number 11. Nagpapakahirap tayo para makahabol tayo. Ngayon, haharangan mo ang number 11? Bulag ka ata eh! At bakit kasi kailangan mong tumayo doon? Ang tanga mo, pulang buhok! Nagkakalat ka lang dyan eh! Umalis ka na lang dyan! Nasayang lang tuloy ang pagkakataon! At dahil ito sa number 10 na yun! Yan ang sabi ng mga nanonood. Habang ang ibang manlalaro ng Sano ay talaga namang natutuwa dahil nasa kanila na ulit ang bola. Magaling! Magaling! Swerte tayo at nasa atin na ang bola! Yan ang sabi ng ibang manlalaro ng Sano. At ang kanilang score ngayon ay 59 sa Shouhoku at 74 naman para sa Sano. At ang natitirang oras na lamang sa second half ng laro ay 4 na minuto. Mukhang lalong nadadagdagan ang tensyon dahil sa natitirang oras. At pagkakaiba ng mga punto sa bawat koponan. At kung wala si Hanamichi doon, malamang nakapuntos na sana sila. Yan ang sabi ni Taku. Sagot na kasama nito, wala tayong magagawa. Kasalanan naman kasi ito ni Hanamichi. Sagot ni Taku, oo, alam natin yon. At hindi nga dapat ginagawa ang bagay na yon kahit kaano pa niya kinaiinis ang si Rokawa. Kahit si Rokawa ay... Nang biglang nagsalita si Mito, na ikinagulat talaga nila Taku. Hoy mga gunggong, hindi nga sinadya yon. Yan ang sabi ni Mito. Sabi naman ni Haruko sa kanyang sarili, hindi niya sinadya na mabunggo kay Rokawa. At alam rin ito ni Rokawa. Kaya naman, wala itong sinabi na kahit na ano kay Sakuragi. Balik tayo sa court. Dito makikita natin si Rokawa at Sakuragi na nakatayo na at magkatalikod sa isa't isa.
Wala ka bang sasabihin? Yan ang sabi ni Sakuragi, habang inaantay na magsalita ng masama si Rukawa sa kanya. At nang papalis na si Sakuragi para pumuesto, bigla naman nagsalita si Rukawa, na ikinagulat talaga ni Sakuragi. Tulad nga ng sinabi ko noong una pa lamang, na alam ng lahat na ang baguhang gaya mo ay makakagawa ng mga pagkakamali. Tulad ng pagbabayad ng buwis, hindi mo maiiwasan. Yan ang sabi ni Rukawa na ikinainis talaga ni Sakuragi. Habang ang ibang tropa nito ay talaga namang nag-aalala sa mga maaaring mangyari kay Sakuragi. Ha? Magiging abnay na siya! Anong sabi mo, Mito? Pasensya na kayong lahat. Tapos na ang larong ito. Yan ang sabi ng mga tropa ni Sakuragi na talaga namang natataranta na. Habang si Sakuragi naman ay nakatayo lamang at patuloy na iniisip ang sinabi sa kanya ni Rukawa. At dito nga ay talaga namang nakaabang ang mga tropa ni Sakuragi. Kung magwawala nga ba ito o hindi? Ah? Ha? Anong nangyayari sa kanya? Yan ang sabi ng mga tropa ni Sakuragi. Nang biglang, laking gulat ni Mikyo sa kadahilanan na bigla na lang binatak ni Sakuragi ang kanyang muka na talaga namang ikinagulat ng mga tropa nito. Ano? Pinipigilan niya ang kanyang sarili. Oo, pinipigilan nga niya. Yan ang sabi ng mga tropa ni Sakuragi. Habang si Sakuragi ay nakatayo lamang at patuloy na pinipisil ang kanyang muka. Hinihintay niya si Rukawa na maipasa ang bola sa kanya at nakatayo siya ng 45 degree mula sa kanan. Kaya naman, sumalpok siya kay Rukawa. Yan ang sabi ni Mito na ikinagulat ng ibang tropa nito, kahit pa si Haruko. Ha? 45 degree mula sa kanan? Yan naman ang sabi nila Haruko, na bigla nilang naalala ang mga panahon na nag-e-ensayo pa lamang si Sakuragi sa jump shot. Mahusay ang pag-shoot mo, Sakuragi, at mataas ang accuracy mo na nasa 45 degree mula sa kanan. Yan ang sabi nila Coach Ansay. Sagot ni Hanamichi, Haruko, talaga ba? Sagot naman ni Haruko habang ipinapakita ang record ni Hanamichi sa kanya. Oo, at tignan mo, hindi na masama para sa isang tulad mo. Balik tayo sa Inter-High. Dito makikita natin na tumatakbo na si Sakuragi para dumipensa. Habang sila Haruko, pati na rin ang mga tropa nito, ay talaga namang sobrang laki ang pagtitiwala kay Sakuragi. Hanamichi, alam namin kaya mo yan. At kung gagawin ulit ni Sakuragi ang ganon, malamang sumalpok na naman siya. Pero, magagawa na niya kaya ng maayos ngayon ito? Ah, ang hirap naman ng ganito. Pero sigurado naman na magagawa niya na ito. Yan ang sabi ng mga tropa ni Sakuragi. Dagdag pa ni Mito, hindi, dahil hindi napapalpak ngayon si Hanamichi. At ngayon, pwede mo nang sabihin na isa na siyang ganap na basketball player ngayon. Yan ang sabi ni Mito. Habang angko pa na naman ang show ko at sa ano, ay talaga namang sobrang higpit ang pagbabantay sa isa't isa. Depensa! Depensa! Show ko! Huwag na natin silang paiskarin pa! Ngayon, kailangan natin makuha ang bola sa kanila. Yan ang sigaw ng ibang malalaro na show ko. Habang sila sa Wakita at Rukawa, ay talaga namang nag-1-on-1 pa rin. Gaganti ako sa iyo ngayon. Yan ang sabi ni Sawakita. Nang biglang umatake si Sawakita at nakalusot ito kay Rukawa. Subalit, laking gulat nito sa kadahilanan na bigla na lamang lumabas si Sakuragi sa kanyang harapan. Lagot ka sa akin ngayon. Yan ang sabi ni Sakuragi na ikinagulat talaga ni Sawakita. At dito ay nagkabungguan na nga si Sawakita at Sakuragi na naging dahilan ng pagkatumba ni Sakuragi sa sahig. Habang si Rukawa naman ay talaga namang nagulat sa ginawa ni Sakuragi. At dito ay bigla na lang nagsenyas ang referee. Offensive foul, white, number 9. At dito na nagtatapos ang chapter 62 ng Slam Dunk Inter-High. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo!